So dito pa lang sa baybayin nitong Barangay Caglayag, mapapansin na po natin ang napakapino at maputing buhangin. Yan ah. Tingnan nyo naman kung gaano kabait yung mga tao dito. Hindi po natin sila kilala at hindi nila kilala tayo, pero talagang iginide tayo sa mga bangkero na pwede nating arkilahin dito. Yung mga ganitong spot yung madalas nating makita sa mga post mula sa Siargao, mula sa Dinagat Islands, pero bibihira lang po nating makita yung ganitong ganda ng General Island. Good morning mga ka-Self TV, panibagong vlog, panibagong lugar na naman ang ating explore ngayong araw. Ayan, so nitong mga nakaraang araw ay pinuntahan po natin ang mga naggagandang atraksyon na meron dito sa Surigao del Sur. Alimbawa na lang, pinuntahan po natin yung Enchanted River na matatagpuan sa hinatuan, maging yung mga cottages na nasa gitna ng dagat. Grabe, talagang na-amaze tayo sa mga naggagandang atraksyon na ating napuntahan. Ngayong araw naman ay binisita po natin etong bahaging ito ng Surigao del Sur kung saan makikita etong ganitong tanawin. Mula dito, papunta doon sa islang ating pupuntahan ngayong araw ay nasa halos isang oras lang yung travel time. Pero bago po natin umpisahan ang ating travel ngayong araw, silipin po muna natin itong Nubenta View Deck. Mula doon sa kabila nitong kabundukan hanggang dito naman sa kabila, makikita po natin ang samut-saring mga mining corporation. So dito, mababasa po natin yung mga ganitong karatula na nakakalat sa bawat sulok nitong kalsada, nagpapahiwatig na merong mga ginagawang reforestation ang mga kumpanyang nandito. Halimbawa na lang, etong Taganito Mining Corporation, eto po yung kanilang reforestation project o national greening program. Nakalagay po dito kung ilang hektarya yung nataniman na nila ng puno. Maliban dito sa mga ganitong itsura ng kabundukan, makikita din po natin mula dito yung isla ng Bukas Grande at yung likod ng Siargao Island. So dito, kung dederechoin po natin etong bahaging ito ng dagat, ay mararating po natin yung Bukas Grande sa pinakamadaling travel time mula dito sa mainland. Para po tayo nasa ibang bansa, mula sa mga mapupulang bato sa taas nitong bangin at sa palikulikong kalsada. So yung ilan, iniiwasan itong daanan dahil nga sa landslide at rock slide prone area. E nagkalat po dito ang samutsaring karatula na mag-ingat dahil nga sa mga hindi inaasahang bagay na biglang mauhulog dito sa kalsada. Ilang kilometro pa lang tayo nagta-travel mula dun sa Nubenta View Deck. Napastop over po tayo sa bahaging ito ng kabundukan kung saan napansin po natin etong munting ilog. Yan oh, sobrang linaw ng tubig. Bagamat mapula yung lupa dito sa kabundukan, makikita po natin hindi apektado yung quality ng tubig na umaagos dito. Mas malinaw pa yung tubig na umaagos dito kumpara sa mga ilog na nasa kabayanan. Narating na po natin itong bahaging ito ng Surigao del Sur kung saan makikita po natin yung kalsada na hindi na sementado.
ayon sa napagtanungan natin, eh diretso pa daw to hanggang sa dulo ng mainland. At meron daw mga bankero na pwede natin maarkila doon sa dulo nito. Dito, medyo pahirapan yung bangka na pwede nating maarkila dahil nga sa lakas ng alon. Tatlo lang. Tingnan nyo naman kung gaano kabait yung mga tao dito. Hindi po natin sila kilala at hindi nila kilala tayo. Pero tingnan nyo naman, talagang ignited tayo sa mga bangkero na pwede nating arkilahin dito. Dito meron na po tayong mga nakausap na bangkero na magdadala sa atin papunta doon sa General Island. At mula dito ay magta-travel lamang po tayo ng mayigit 15 minutes patawid doon sa isla. So dito pa lang, tanong na po natin yung naggagandang baybayin na itong isla. At ayon sa mga napagtanungan natin ay meron daw dito mga cove, yun, mga white beaches at mga rock formation. So yun po yung titingnan natin at alamin kung gaano nga ba ito kaganda at kung sulit nga ba itong puntahan ng mga turista. Bagamat nasa dulo na to ng mainland, etong barangay, mapapansin naman po natin yung mga nagagandahang bahay na nandito. Saktong-sakto para sa mga nagbabakasyon, naghahanap ng mga nakaka-relax na tanawin, tamang-tama etong lugar na to. So dito pa lang sa baybayin nitong Barangay Caglayag, mapapansin na po natin ang napakapino at maputing buhangin. Yan ah. Medyo challenging yung pagtulak ng bangka papunta dito kasi nakita nyo naman na dun banda medyo malakas yung ampas ng alon. Kaya medyo nahirapan yung ating bangkero na itulak itong bangka papunta dito. So yung una daw natin pupuntahan ay yung tinatawag nilang Libtong Cove. At dito lang natin makikita yung cove na yun. Ayan. So mula doon sa Barangay Caglayag ay nag-travel lamang po tayo ng hindi aabot ng 15 minutes bago narating etong General Island. So hindi pa po ito yung ating destination dito sa isla. Napahinto lang po tayo kasi malayo pa lang. Tanong na po natin etong napakagandang baybayin. Tingnan nyo naman, white sand. Maliban sa white sand at talaga namang napakagandang baybayin, isa din sa mga umagaw ng atensyon natin dito sa isla ay etong rock formation. So mula dito, tanaw po natin yung rock formation na yan na nasa gitna ng dagat at sa ibabaw po nito ay mayroong struktura, yan, may bahay kung saan tumatambay o lumalagi yung nagbabantay dito sa dagat. Kung mapapansin po kasi natin, meron pong mga boya sa palibot nito kasi isa po itong fish sanctuary. Yung rock formation na yan ay hindi po basta-basta kasi tingnan nyo naman yung disenyo ng bato. Tabi-tabi po. Wow! Kala ko kanina, nung malayo pa lang tayo, sementado itong bahagi. Pero tingnan nyo naman, natural pala yung bato na nandito. Grabe, parang hagdan po siya at rinoprotektahan niya
etong side na to ng isla. Ayon dun sa napagtanungan natin, hampas ng alon lang daw yung umukit dito. Parang sinadyang gawin etong bahaging ito ng isla. Pala sa gitna nitong isla, makikita po natin yung sentro nitong barangay. Yon, ito po yung barangay General Island at makikita po natin dito na medyo marami yung bahay. Meron po silang eskwelahan, covered court, barangay hall at iba pang mga pasilidad na makikita natin sa mga barangay. Maliban dito sa mga kabahayan, matatanaw din natin mula dito sa baybayin yung mga may kalakihang bangka na ginagamit ng mga mangingisda. So dito po nila idinadaw ngayon mga bangka kasi dito medyo kalmado yung tubig dagat. Sa kabila kasi nito, yung Pacific Ocean o yung open sea, dun po medyo malakas yung alon. Kaya karamihan ng mga mangingisda dito idinadaw ngayon kanilang mga bangka. Okay, so mula dito tatawid po tayo dun sa kabila kung saan makikita yung Libtong Cove. Bubungad na sa atin itong napakagandang entrance papasok dito sa cove. Nakita po natin dito yung mga cottages na yan na sa ngayon ay isinasaayos pa o ginagawa pa. Wow! Para po tayong nasa isang lake kasi dito napapalibutan ng mga puno itong bahaging ito ng tubig. So meron po sila dito mga diving board. Titingnan po natin kung pwede tayong umakyat dyan. Wow! Sa loob lamang ng 5 minuto mula doon sa kabilang side nitong isla, ay narating na po natin itong Libtong Cove. So dito sa gitna nitong cove ay mayroon pong diving board kung saan tumatalon yung mga naliligo dito sa Libtong Cove. Yan. So dito bagamat marupok na siya tingnan, kinaya pa naman yung bigat namin. Tingnan nyo naman kung gaano kaganda itong lugar. Yung mga ganitong spot yung madalas nating makita sa mga post mula sa Siargao, mula sa Dinagat Islands, pero bibihira lang po nating makita yung ganitong ganda ng General Island. Pakinggan po natin yung tunog dito. Talagang nakaka-relax yung maririnig dito sa Libtong Cove. Bukod kasi sa tunog ng tubig, rinig na rinig din po natin yung huni ng iba't ibang ibon na nakatira sa palibot nitong Libtong Cove. So mapapansin nyo itong bangka na sinakyan natin, wala po siyang bubong kasi ito yung bangka na ginagamit ng mangingisda. Kaya meron po siyang parang street light sa gilid kasi yan po yung ginagamit nilang ilaw tuwing mangingisda sila ng gabi. Hindi ko lubos sa kalain na etong isla na malapit lang sa mainland nitong Mindanao ay talaga namang ganito kaganda.
panalo mula sa baybayin sa cove at rock formation na nakapalibot dito. Ang akala ko dati ay yung Siargao Island, yung Dinagat Islands lang, yung may mga ganitong tanawin. Maging itong General Island na makikita dito sa Kantilan ay talaga namang may halin tulad natin ang ganda sa mga popular ng isla na nandito sa Pilipinas.